Hi, mga best. Hi, mga best. Hi, mga best. Ayan yung kanyang packaging. Hi, mga besh! Welcome back again dito sa aking YouTube channel. My name is Denko Studio. At kung bago ka pa lang dito, huwag mo nang kalimutan na mag-subscribe. At syempre, click mo na ang notification bell dyan para every nag-upload ako ng mga new video every week, ma-notify ka. And today's video, mga besh, at dahil summer na ngayon, syadong prone tayo sa mga dry hair, sa mga split ends, lalo na pag pupunta tayo sa mga beach, sobrang mag-dry talaga ang buhok natin. Lalo na pag naka-rebanded kayo and then mag-swimming kayo, yung Clorox or chlorine ng pinaka-swimming pool is talagang ma-absorb ng hair nyo, kaya mag-dry yan, mga best. So ngayon, mag-DIY ulit tayo ngayon, best, ng Kera Gloss Brazilian Blowout. Ito yung, mga best, nagpadala sila sa atin ng kanilang product. So ito yung Kera Gloss Brazilian Keratin Blowout with Argan Oils. Sobrang tagal ko na hindi nakapag-Brazilian ng buhok. Sobrang dry na ng buhok ko, mga besh. I think mag-3 months na ako hindi nakapag-Brazilian ng aking buhok. So, pakita ko sa inyo yung aking hair ngayon. Ayan, zoom natin. Ayan, ang aking hair, mga besh. Super dry na siya kasi na-bleach siya noong, I think, magwa-1 month na na-bleach itong aking buhok. Or I think 3 weeks na, ganun. Ayan, sobrang dry na siya and parang ang lagkit-lagkit na ng aking buhok. So, kailangan na natin siyang i-Brazilian. Ayan. So, itong Brazilian na to, mga best, is nagamit ko na to ng ilang beses sa aking mga client or sa aking mga customer. And hindi ko naman siya mabigyan ng pinaka-final na masabi ko sa product na to kasi hindi ko naman nakita yung mga buhok nila after 3 days. So, ngayon, may kita din sa buhok ko after 3 days kung maganda ba. Mag-update ako sa inyo kung maganda ba yung buhok ko after 3 days. Na napaligaan ko itong aking buhok gamit itong Kera Gloss Brazilian Keratin Blowout with Argan Oil. So, yung best. Ito yung kanyang packaging, which is 1 liter yung pedra nila sa atin. Ayan, ang gulo-gulo ng aking buhok. Ayan, and dito babasahin ko na sa likod yung kanyang direction. So, yung price ng product na ito, mga best, description box below na ilalagay ko lang po doon yung mga price ng kanilang product. So, ayan, Kera Gloss, direction for use, ito andito, mga best, shampoo your hair, wash hair with a good keratin shampoo for a complementary ingredient. Benefit is, if you have straight hair, wash twice. If you have extremely curled hair, add at least one more wash. So, ayan, itong buhok ko hindi naman ako kulot, so mga 2 beses ko siyang shampoohin. So, ayan, mag-shampoo mo tayo, mga best, and babalik ako. So, ayun guys, nakapag-wash na ako ng aking buhok and twice ko siyang shampoo. Yan ang sabi dito is, do not use a conditioner. Also, make sure hair truly rinse. So, ayan, wag daw kayo nagamit ng kahit na anong conditioner, hair spa, yung mga pampadulas ng buhok. Kasi, hindi ma-absorb na itong buhok natin. Itong i-apply natin na Brazilian Blowout. O, diba? Feel na feel ko yung tawag sa aking buhok. So, ayan. Ang sabi dito, mga best, sa number 2, ang sabi dito sa kanyang direction is, apply Kera Gloss Keratin Brazilian Blowout with Argan Oil onto your hair. Towel dry. Hair gently but leave some moisture so hair can easily absorb the product. Coat your strand with the Kera Gloss Brazilian Blowout starting from the tips going up. Stop at the 1 inch from the scalp. So, ayan. Sabi dito, mga best, tagalugin ko, gagamitin niya lang pang pampatuyo sa buhok niya is towel dry or parang ganyan-ganyan ng buhok niya ng towel, mga besh, yung hindi tumutuloy yung tubig sa buhok ninyo. And ang sabi din dito is magtira daw tayo ng konting, I think konting-konting medyo wet yung ating hair para mas mabilis ma-absorb ng buhok natin itong Brazilian. And ang sabi din dito is, okay, umpisahan daw natin dito sa tip going up. So, magtitira tayo ng 1 inch from the scalp. So, hindi kasi maganda pag ina-apply natin or inaabot natin sa anit yung mga Brazilian Blowout, mga best, kasi medyo delikado yan. So, iwas-iwasan natin. Lalo na pa nag-DIY tayo, medyo mag-ingat po tayo sa pag-a-apply ng mga product ng ganito kasi hindi po basta-basta ang mag-apply ng mga Brazilian Blowout, mga best. So, ayan. So, ayan, mga best, mag-a-apply na ako netong Brazilian Blowout na to. So, meron ako ditong, eto, mixing bowl. And meron ako ditong yung applicator brush. Ayan, may applicator brush ako dito. And of course, meron ako ditong, eto yung gloves na ginagamit ko. So, ayan.
sa buhok ko, konting-konti lang yung ano, yung magagamit ko kasi may iksi lang naman to, tapos manipis lang yung buhok ko. And papakita ko muna sa inyo yung texture ng product. Ayan, so yung texture ng kanilang product, mga best, ayan, kita nyo ba, watery siya and malabnaw talaga yung consistency ng product nila. Papakita ko muna sa inyo. Ayan. Ah, di ba? Malabnaw siya, mga besh. Ayan, ang labnaw-labnaw. Watery siya. Hindi siya yung mga nire-review ko na product. Na last na nire-review ko is sobrang lapot noon. Pero ito, malabnaw talaga yung consistency ng product nila. So, ayan. I think okay na sa buhok ko to kasi feel na feel ko itong aking towel ngayon. So, ayan, tatanggal ko itong towel. Ayan. And, kita nyo ba? Ayan, wala na siya yung tumutulo. And mag-gloves muna tayo. Kasi mga best, alam nyo, na-try ko minsan na hindi ako mag-gloves. And meron akong sugat sa aking kamay. Alam nyo, nag-apply ako na itong Brazilian sa aking customer. Naramdaman ko talaga na sobrang hapdi talaga nung ano, nung kamay ko dito sa Brazilian. Kaya sobrang tapang din ang Brazilian, mga best. So kailangan, may sugat man kayo o wala sa inyong kamay, kailangan nyo pa rin gumamit ng gloves para ano, na-protectahan pa rin yung ating kamay. So, ayan. And then, isa-sectioning natin siya. Ayan, sectioning. Itong hair ko di naman kailangan ng sobrang sectioning kasi sobrang nipis at may iksi naman siya. So, ayan. Kuha tayo ng product. Ayan, i-dip lang natin dito. And, ayan. Ganyan lang siya, mga best. Mag-iwan tayo ng kaunti. Huwag natin siyang iaabot sa anit para iwas-iwas. Ayan. So, apply lang. So ayun mga best, nakapag-apply na ako sa aking buhok and nakalimutan ko siyang amuyin kanina. Yung amoy niya sobrang bango, parang may coconut oil akong naamoy, parang ganon. Amoy gata, alam niyo amoy gata ng nyog, parang ganon yung naamoy ko sa kanya. And yung sakit sa mata or yung parang may ano, mahapdi sa mata, kung tatanungin niyo akong ganon, kung mahapdi ba sa mata, para sa akin hindi siya masyadong mahapdi kasi ano siya eh, parang wala naman akong naramdaman hapdi sa kanya habang ina-apply ko siya. Meron man, pero konting-konti lang. Tingnan niyo yung mata ko, halos hindi na mula. Kasi yung mga na-try ko before at ni-review ko na product, napansin niyo doon na talagang sobrang pula ng mata ko. Sobrang tapang ng product na yun. And eto, sakto-sakto lang. And mamaya ko siya bibigyan ng final ano thought kung maganda ba siya. Ayan, so babad muna natin siya, basahin ulit natin yung direction number 3. Ang sabi dito is leave Keragloss Keratin Brazilian on your hair for 30 minutes. With the product still on your hair, comb your lock gently with a wide tooth comb. Then let it sink in by leaving into your hair with 30 minutes. So, mag-aantay muna tayo mga best ng 30 minutes and babalik ulit ako mga best. So, yun guys. Tayo na mga besh, meron na tayong 30 minutes na nakababad itong aking buhok. Tapos ito na yung number 4 na gagawin natin. Blow dry hair with a moderate temperature with wide tooth comb. So, ayan. Meron ako ditong ano. Ito na gagamitin ko na suklay. And then of course, kailangan natin ng blower para matuyo po yung aking hair lalo. So, hindi ko alam kung ano, kung okay lang ba na electric fan yung gagamitin dito. Pero I think mas okay na blower kasi mas mabilis makapag dry ito ng buhok mga best. So, ayan. Mag-blower na ako ng buhok. So, start na tayo. So ayun mga best, tapos na ako mag-blow dry ng aking buhok. Ayan, tuyo na siya. And napansin ko kaagad na, ayan mga best, ang kintab ng ganung, ano niya, nung texture ng hair ko ngayon. Blower pa lang yan mga best, namula yung ganito ko, nakamot ko siguro. Ito pa lang siya, na-blower pa lang. Medyo napapahangan na ako at nabibilib na ako na itong Keragloss na ito. Kasi tingnan niyo mga best, oh. Diba? Yung texture ng hair ko, mas parang, ano siya, nabuhay siya. Kahit wala pa siyang ironing mga best. So, ito na yung direction na niya is, ito yung number 5, iron. Once completely dry, separate hair into a small section and lock the keratin in by ironing its section thoroughly. Make sure that the sectioning is small
and thin enough so the heat is applied evenly. Ensure that the temperature is set at moderate heat or 160 degrees. Ayun mga best, set na natin itong aking ironing ng 160. Ayan. So, ayan na siya. 160 na siya. And, papainitin muna natin siya mga best. And after that, bago ko siya i-plapansyahin, sectioning na natin siya. Ayan. So, kailangan mo nilipis lang. Siyempre, kailangan nyo dapat ng clip. Ayan. Ang dami kong redness sa mukha ko ngayon. Ito, may redness ako dito. Nakakamot ko siguro kanina. So, ayan guys, mainit na yung ating ironing. And, ayan, zoom in ko kayo para mas makita ninyo pa paano ko siya plaplansyahin. So, ayan, ganito lang. So ayun mga best, tapos na magplansya ng aking buhok. Hindi ko napakita kanina at hindi na ako nakabalik nung nangalahati na yung pagkaplansya ko kasi nalobat itong camera, nag-charge muna ako. And tinapos ko na lang itong aking pagkaplansya ng aking buhok mga best. So ayan, and kaya nang humusga mga best. Ayan, katapos ko magplansya and ang lambot nung buhok ko mga best, as in sobrang lambot. Ayan. And, ayan mga best, medyo nabuhay na yung buhok. Mga best, hindi ko muna masabi sa inyo yung pinaka-final verdict ko dito sa product na to kasi hindi ko po siya napapaliguan. So, mag-update ako sa inyo after 3 days kung ano ba yung nangyari sa aking buhok. Kung ganito pa rin pa siya kaganda, ganito pa rin siya kalambot. And, ayun. So, masabi ko sa product na to mga best, eto lang. Kaya na habang ina-apply ko siya, hindi ko naramdaman yung pag-hapdi ng mata ko or parang wala siyang hapdi. And then, kaya na nag-blower na ako, nararamdaman ko kanina na medyo masakit na siya sa mata, and yung singaw nung gamot, sobrang, alam niya, medyo napapaluhan na ako. So, ano, hindi pala siya, hindi mo pala siya mararamdaman yung, tong sakit sa mata kapag ina-apply mo. Pero pag binoblower mo na siya, doon mo talaga mararamdaman na, ayan na, humahapdi na yung mata ko, masakit sa mata. And, nagustuhan ko sa product nila, ngayon ito yung mga na-observe ko sa kanya mga best, at ito yung observe ko dito sa product na to. Hindi siya mahirap i-dry o i-blow dry sa hair, hindi tulad ng mga ibang product na nagamit ko na ang tagal talaga. As in, alam natin kapag gumagamit tayo ng mga Brazilian blowout, napakahirap talagang i-blow dry mga best or gamitan ng blower. So, ang hirap niyang matuyo. Pero itong product ng Keragloss mga best, sobrang bilis lang talagang matuyo ng buko. Parang ako nagpapatuyo ng buko na talagang basa lang. Ganun, parang wala akong nilagay na gamot. Pero, as in, hindi ako nahirapan na mag-blow dry sa hair ko. And then, hindi siya yung parang naglalangis or nag-oil na nagdidikit-dikit. Hindi ganun yung texture sa hair ko. Nakita naman kanina, after ko siya i-blower, ang lambot-lambot na ng buko mga best. And then, hindi din ako nahirapan mag-plancha ng buko. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, hindi siya nag-oil, hindi siya nagdidikit-dikit. And parang sumusunod talaga siya kaagad sa ironing kapag pinaplansya ko sa mga best. So ayan, buhay na naman yung buhok ko ngayon. And i-update ko kayo neto after 3 days kong napaligo itong product na to. So ayan mga best, kayo nang humusga, tignan nyo kanina yung before and after ko dun sa ating screen. So ayun mga best, sa mga gusto mag-order ng product na to, sa description box below na po yung link ng kanilang page. So ayan. And of course, sa mga gustong mag-try nito, i-try nyo ito mga best kasi sobrang sobrang ganda kapag gumagamit ng mga Brazilian blowout sa ating buhok. Lalo ngayong summer, kailangan natin ng Brazilian blowout kasi sobrang init ngayon. Mas mabilis tayo makapag masunog yung buhok natin, mas mabilis kumapit yung mga split ends sa buhok. So kailangan natin mag-treatment mga best. So ayun lang guys, kung nag-enjoy kayo sa ating video, huwag mong nakalimutan na i-like at i-share mo ito. Mag-comment kasi baka may mga product suggestion ka pa. At syempre mga best, kung hindi ka pa nag-subscribe dito sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na. Syempre, click mo na ang notification bell dyan para every time upload ko ng mga new video, man-notify ka. So na guys, thank you so much for watching and see you on my next video. Bye!